Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hindi manin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Inilatag, yan, eto na. Eto na ang the full bureautic of the universe of the sanctuary. Oy nga, oy mamaya pala may ano tayo ha. May tawag dito mga kabiyaya ha. May ano po tayo. May papanoorin tayo video. At ita-translate po natin ng English. Para po sa ano, dun about po dun kay Chebes ha. Wala, mahina yung pagta-translate ni Banat Bay kagabi. Hindi ako na-satisfy. So ngayon, tayo magta-translate ng English to ano ba lugar 'yon? Kalimutan ko. Basta 'yon, mamaya na 'yon ha. Ito muna, dito muna tayo sa kay ano, ito. Yung epekto ng pulburonic. Pag-usapan na natin. Siyempre, like muna and share. Jay, naamon kanila na magpa-drug test. Oh, sige, walang problema. Basta gastos nila. Okay, pwede naman. Kahit suntukan pa eh. Okay, play na natin to. Bago pa lumabas, kung totoo. Naku po. Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan, at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan. He should come clean. Kung siya ay aamin siguro, no, dahil... Sir Noel, shout out. Lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, ay mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan eh. Pero dapat hindi lang pag-amin. Naku po! No? Kung totoo na talagang siya gumamit. Pag-amin! Ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan, bago siya naging presidente, eh baka naman, o pwede naman siyang mapatawad. No? Naku po! Makapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip. Naku po! Wala sa tamang pag-iisip. No? Maraming beses na bumabalento ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit gano'n. No? Pero baka nga kung totoo itong pulburonic video nito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong. No? Kahit talagang hindi nasa visit ka, Torti Roque. Hindi pa po natin alam, no? Kung ano talaga yan. Hanggang hindi lumabas yung pulburonic video na yan. Pero alam mo, talagang gagawin ng PCOO dyan, eh, o-crayin yung authenticity. Pero po, hindi naman tayo hukuman. Oh my God! Kailangan you eat it, man! Oh. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulburonic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. Naku po! Ay naniniwala. Sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulat ang isang tao na nagpupulburon. Ang pupulburon? Sa pwesto. Anong lasa ng pulburon na yan? Ha? Anong lasa ng pulburonic na yan? At ano? Anong flavor? Pasir naman! No? Pasir naman! Wait lang, biglang may nabasa ako yun. Oh, walang yan. Nadagdagan na naman issue ko. Addict naman ako ngayon. Oh, ano pa ba? Ano pa? Addict naman ngayon. Grabe naman. Grabe naman sa pag-addict yan. Ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipag-gera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas kung totoo. Eh siya lang makakasagot yan eh. Pero at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon nag-uusap-usap na yan kung nako nag-uusap-usap na. Gagawin nila, no? At I'm sure dahil Sir Michael si shoutout. Maharlika ay confirm na LNM shoutout. Abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Naku diba? Po! Kasi ngayon, alam natin. Ito na nga eh. Video si Maharlika. Uunahan ko na nga eh. Kaso, mas maganda kasi kapag 1,000 siguro or may get yung viewers natin, no?
para lahat makapanood. Kaya ang pangit naman na ano, ang pangit naman na kayo-kayo lang makakapanood. Tapos ulitin ko na naman. Kaya i-share nyo muna. Sige, tapusin natin to. Tsaka natin papanood, ha? At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng okrayin si Maharlika, no? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook, hindi ko alam kung meron pa siyang Facebook, abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Wow! Kaya na po pwede mag-trump. Sana all, may 100,000 viewers. Sana all, no? Eh, isa yung lakas talaga ni Maharlika. May Maharlika dyan, may mga 100,000 na po pwede mag-share at one time. Grabe yung views to. 100,000. Kailan ko kaya mararanasan niya? In due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. So dapat ngayon pala, mag-desisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad, at magpakita na siya nagbakit. Ay, Mirred, shoutout to. Totoo. Eh, Miriam Perez, shoutout. Malalaman natin at lalabas talaga yan. The truth shall set him. Ang pinagtataka ko lang ho dito. Speaking of pulburon, mamaya, ininext natin ho dito sa topic na to. Dahil may isa pong vlogger na si Balimbing. Ay, nagsalita about na naman dyan sa pulburon na yan. At nadamay na naman si Pastor. Nadamay na naman si Pastor. Mamaya panoorin natin ha. Ang pinagtataka ko lang dito, ba't parang affected yung mga tao? Bakit parang ano, ba't parang Gina G sila? Oo, ay kung hindi naman pala totoo, bakit parang naapektuhan kayo? Bakit parang apektado kayo? Ha? What the meaning of the shit? What the meaning of this? Pero mayayanig po talaga ang sambayan. Naku po, mayayanig. Kapag yung pulburonic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, di ba? Sa ilalim lamang ng isang drug test. Pero dapat, naku po, isa sa ilalim sa isang drug test. May assurance na hindi rin na Oh my God! Yun ang nakakataka kay Presidente. Kasi hindi niya in-address yung issue. Naku. Ang sabi niya, naalala nyo yung siya'y palipad sa isa sa, di ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe, no? Di ko na masundan, no? Parang halas lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. Pero anyway, nung isa sa... Si Raulo dito siya, si Roque. At siya nagkaroon ng press briefing bago umalis. Sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Wow, what a dignify. Mr. President, naman, ang dami dignifying glass. Sabi naman talaga na may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? Naku po. So dapat sana sinagot. Makakatakot. Ang sagot lang naman dyan, okay, gumamit ako nung ako'y bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. Oh, yun, o, pwede diba? Yun. Pero... Tama. Ay, disclaimer, nagre-reaction lang po ako, ha? Nagre-reaction lang. Oh, reaction, komento, reaction, co-comment, reaction, ha? Baka ano naman isipin nyo eh. Marami naman talaga tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat ng kanilang kabataan, no? Pero titignan nga natin kung kailan niya yung chronic video na yan, kung mapapalalabas, kung ito ay bago, ito ay luma, no? Pero tingin ko kung luma yan, mapapatawad naman siya, no? Pero kinakailangan siguruduhin niya na wala talagang impluensya ngayon na siya ay nasa pinakamataas na katungkulan sa ating bayan. So ibig sabihin pala, alam na rin pala ito ni Tatay Digong. Eh kasi diba may sinabi si Tatay Digong about dun sa drug list. Diba? Hindi kaya yung about sa pulburon tapos about dun sa drug list ay totoo? Hindi kaya? Freedom of speech yan. Tama. Ito ha, freedom of speech po ito. Baka ano na naman po maisip nyo, ha? Alam nyo kapag pinagtugma-tugma nyo, yung sinabi ni Tatay Digong, yung pulburon issue, tapos yung, ano ba yung isa? Yung sa sakit, parang ano, parang may connection lahat. Don Romeo TV, 1 minute English only. Mamaya, meron tayo, itatranslate ko yung inireaksyonan ni Banat Bay. Hindi ako satisfied sa transmitter sa pagta-translate ni Banat Bay kagabi dun sa live niya. So eto, talagang sisimulan natin, ha.
Mamaya, abang-abang lang ngayon dyan. Ito naman yung nagsimula ng diskusyon na yan kasi it's a matter of time. Lalabas at lalabas talaga yan. Mm. Nung sinabi ni Maharlika ang nakita na niya, ah, tingin nyo, hindi ilalabas yan ni Maharlika. Lalabas at lalabas yan. Naku, so, kailangan paghandaan natin. Ako naman nagmamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Ayaw ko na magkakaroon ng pagkakagulo. So sa akin, ang apila, kung totoo, malaking gulo na, to. At humingi na ng tao. Alam nyo, napakalaking gulo to. Kasi talagang ano to, talagang hihilingin ng taong bayan na bumaba siya sa pwesto kung sakali man ho na totoo, ha, napakalaking gulo nito. Oo, talagang talagang magwawala ang taong bayan diyan na oh, eto ganito ganyan, tutut, bumaba ka na diyan sa pwesto mo. Hindi namin kailangan ng may ano na kumakain ng pulburon. Ganon. Oh, di ba? Tapos magtatayo ng ano yung mga kababayan natin na the anti-pulburonatics. Eh, malaking gulo to kung sakaling mapatunayan to pag may video talaga. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, antayin nyo mamaya, ilalabas natin yan. Uunahan, oy, Attorney Roque, ha, di ka kasi nanonood ng vlog ko. Eto, uunahan ko na si ano, si Banat Bay at si Maharlika. Ha, uunahan ko na. Kaya i-share nyo to para dumami yung makapanood ditong video na to para tapos na. Para isang ano na, isang wala lang pa pigil-pigil. Gigigil ako eh. Mamarilu, Duero, mega love shoutout po. Oh, nagigigil ako, wala nang pabitin-bitin mamaya ha. At siguro, do the honorable thing, resign. Kung totoo. Kung hindi totoo, sige, makipaglaban. Pero titignan natin kung anong husga ng taong bayan. Kasi kung tama, despite yung sasabihin ni Chelre Garapil at lahat ng spin doctors na Malacanang na hindi totoo yan at naniwala ang taong bayan, ay baka mamaya maulit ang kasaysayan muli. No? Pero para kasing nauulit talaga ang kasaysayan eh. O, akala natin magbabago, no? Akala natin lilinisin ang pangalan. Pero nangyayari, sinupil ang SMNI. Naku. Alam mo ba, yan din ang ginawa ng kanyang ama nung siya ay nagdeklara ng martial law. Sinupil ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. O, tapos yung saligang batas, binasura. Eh ngayon, palapit na tayo dun sa punto na mukhang ibabasura din ang 1987 Constitution dahil nga dito sa bribery initiative. At alam mo, yeah, pero para sa akin, walang wala si Pangulong Bongbong Marcos kay ano, sa kanyang tatay. Para ito, sarili kong opinion to, ha. Sarili kong ano to, ha. Walang wala sa kalingkingan ni Ferdinand Senior Marcos si Bongbong Marcos, wala. Para sa akin po, ha. Kayo ba? Napakalayo po, napakalayo sa una-una dun pa lang sa pagiging matatas ang pag-iisip. Alalahanin niyo si Ferdinand Senior Marcos pag nag-speech po 'yun, wala pong kodi-kodigo 'yun. Dun pa lang hindi natin na ano, no, walang kodigo 'yun. Talagang tuloy-tuloy ang salita noon. Oh. No, ni Ferdinand Marcos Senior. Chung Tapang, wala. Ngayon yung ano eh. Kaso syempre, sabi nga nila, iba ang anak, iba ang ano, ang magulang, pero ako para sa akin napakalayo talaga. Mama Kemi, shoutout Mama Kemi. Tsaka hindi na ngiwi yung panga, charot. Joke lang. Joker nga eh. Komedyante nga, di ba? Di sana nagpari na lang ako. Ma'am Jasmine, shout out. Kasi tama niya. Eh, nagdeklara ng martial law at binawala ang saligang batas. Hindi na ginamit ang kabanang bayan para bilhin ang mga pirma ng taong bayan at yung bilyon-bilyon hindi na pinamigay sa mga congressmen, sa congressman para nga eh mabago itong saligang batas. So parang yung takot sa asawa lang. Nauulit. Pero mukhang mas legalistic yung ginawa ng kanyang ama na, okay, may kapangyarihan akong martial law, dideklara ko na lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito may paligoy-ligoy pa eh, pero ganun din papunta at ganun din ang resulta. At yan nga po ang ebidensya na mapipresenta natin dyan ay nangyari sa SMNI. Mm. Nakaparehong ginawa rin
ng Presidente Marcos, pero nagbigay muna siya ng legal na basihan. Dahil kapag merong martial law, pag merong state of national emergency, pwedeng limitahan ang malayang pananalita. Pero kinakailangan i-report yan sa UN, sa UN Committee on Human Rights. No? At kinakailangan panandalian lang. Nagtataka nga ako dun eh. Speaking of human rights, nagtataka ako dun sa interview kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ba naman niya, kahit din daw siya tutuldo dun sa drug on war ni Tatay Digong. Sabi ko, ha? Eh, ba't yung sa tatay mo, hindi mo sinama? Eh, mas maraming namatay nun. Grabe, no? Talagang dun pa lang, natado mo na na talagang pinupuntirya ng gobyerno ang mga Duterte, no? Ang galing! Sobrang galing! Sobrang galing eh, no? O sige nga, sino yung mga senior dyan? O ako, sabi, baka sabihin na iba, bata ka pa, hindi mo naman naabutan yun. O. Sino, sa tingin nyo, sino mas malaki, sino ang mas maraming namatay nung panahon? Nung panahon na Pangulo, etong si Ferdinand Senior Marcos o yung namatay? Yung panahon ni Tatay Digong. Kasi alam, pagkakaalam ko, mas marami yung kay ano eh. Mas marami dun kay Ferdinand Bongbong, kay ba? Kay, magparehas kasi. Nalilito tuloy ako kay Senior Marcos. Ako senior na Sergey. Oh, 'di ba? Oh, 'yan oh. Panahon ni Marcos, 'di ba? Ayun din siya sabi niya no, minsan din si ano no, si Pangulong Bongbong Marcos hindi rin nag-iisip eh. Hindi niya man lang iniisip na mas maraming namatay nung panahon ng tatay niya kaysa kay Tatay Digong. Tapos sasabihin niya na disagree daw siya sa drug on war nung panahon ni ano. Ni Tatay Digong ay samantalang nung panahon ng tatay niya mas maraming namatay doon, di ba? Kaya natin, ganun talaga, buhay. Pagkatapos kang gamitin, katulad ng iba dyan, makinabang sa akin, pagkatapos pagdila-dilaan ng katawan ko, pagkatapos akong gahasain. Basta-basta lang ako iniwan. Pinagbintangan pa ako ng scammer. Tutay lang yan eh. No? Hindi ko lang na palo-palo ng hakdog sa muka. Ayan na! Scammer na daw ako. Nung nakaraan, 300,000. Puta na, naging 1.5 million na. Ang kahayop na yan. palawak lang palawak yung issue nyo, pataas ng pataas yung presyo. We set! Pero ang ginagawa niyang junior, abay miski walang Marcelo, ginagawa niya yung kaparehong panunupil, pero yun nga po, na walang legal cover. Kasi wala naman tayong deklaradong state of national emergency, except na lang. Wait lang kasi mamaya na. Masyado naman kayo ano eh. Ng China sa ating masyado kayo atap dun sa video. Mamaya magta-topic muna tayo. Sa dulo po. Abangan nyo po kasi huwag kang iwalis dyan. Yung lantara na nagdedeklara ng Marcelo, at least yan, parang patas eh. Parang let's call a spade a spade. Maraming shoutout. O yung nangyayari ngayon na creeping Marcelo ang tawag ko. Kasi ang suma total, ganun din, panunupil ng karapatan. At saka yung pag-exercise presidente ng extraordinary powers na walang formal na deklarasyon. O, di ba? So at least, siguro kung nagkaroon ng deklarasyon na yan, malinaw. Wala nang linlangan. Wala nang, you know, paligoy-ligoy pa, no? Call a spade a spade. Pero, yun nga po, no? Dahil hindi tayo natututo sa kasaysayan natin at isa na ako doon na sumunod kay BP Sara na talagang nakipagtambalan sa isa na namang Marcos, ayan, mukhang nabudol. Ulit-muli ang ating kasaysayan. Pero attorney, sinasabi ng ilan? Yan yung gustong-gusto kay attorney Rocky, mga punchline niya na may singing ano sa dulo. Eh, no? Sana maulit-muli ang mga oras natin nakaraan. Yeah! Ito po bro ni video, destabilization plan, isang demolition jump para sa Pangulo.
Well, una-una, kung totoo nga to, sino nag-destabilize sa administrasyon niya kung hindi siya mismo? Kasi kung totoo, ha? Ay, ano ba mga tao? Kung totoo pa, lang naman. Hindi pa natin nakikita eh. Pero, totoo po yan, it will have the effect of destabilizing government. Pero sino nag-destabilize? Siya mismo, dahil siya yung nakuhanan sa pulverone. Kung totoo. Kaya, nabudol ka. Tayo, kung totoo, dahil hindi naman totoo yan eh. Kaya lang, paano mo buburahin yung sinabi ni Mahalikang nakita na niya? Ito kasi yung kauna-unahang pagkakataon na meron nagsabing nakakita na eh. Palagi lang tayong naririnig lang natin na meron. Pero ito ngayon, meron nagsabi, nakita ko na sa aking mga mata. Eh ano bang... Ako rin, nakita ko na rin. Yung paggamit ng ating mga sense. Eto ha, bibigyan ko kayo ng clue ha. Kasi baka sabihin nyo, nagpa-prank ako. Hindi po ito prank. Hindi ito prank. Ganito, ho. Oh. Nakakulay dilaw na t-shirt. Nakakulay dilaw na t-shirt siya. Nung panahon na tong video na to, nakakulay dilaw na t-shirt. Tapos, may lamesang ano, yung mamahalin, yung lamesang may ano, may salamin, yun. Tapos, ano, tutusin, tatlo pa nga sila dun eh. Dalawahan, kabilaan, dito, tsaka dun. O yan ha, clue ha. Clue ha, may clue na kayo ha. Nakadilaw na damit. Tapos kabilaan sila. Tatlo sila doon. Oh, tatlo sila doon. Hindi ko masyadong tukoy kung sino yung isa. Medyo ano, alam nyo ano na pala to, itong video na to, medyo matagal na pala. Akala ko bag, ano lang siya, yung parang ngayon taon lang, nung nakaraan taon. Hindi, medyo matagal na. Siguro mga 5 years. 5 years siguro, mga 5 years to 6 years. Kasi hindi pa masyadong ano eh. Basta ang ano pa nung balat niya. Hindi pa laylay. Kasi bago pa yung ano, bata pa siya nung nasa video. Hindi, pero hindi mo mas, hindi naman totaling bata. Yung ibig ko ba sabihin eh, hindi siya katulad ng ngayon, hindi siya ngayong taon. Parang mga 5 years, 7 years na siguro. Oo, yung video na yun. Kaya na-shock din ako. Tsaka ano ah, ganito pala pati pala sa ganun may pagka-social din ah. Oo, iba yung ano nila, hindi katulad dun sa mga nalalaman namin, no? Hindi yung katulad sa mga napapanood natin na yung ganun yung proseso. Hindi, iba pala sa kanila, no? Iba rin talaga pag mayaman, eh. At iba naman sa ganun, may ano, may kaartihan, may pagiging sosyal. Grabe, no? Oo, pero yun, sige, tunay natin. Mata, pandinig, pang-amoy, para mapatunayan ang isang bagay. O ngayon, may nakakita na, may nakarinig na. Nako. O anong tawag dyan? Oh. Yan po, ebidensya. Nako po! Antayin natin. Tayo ebidensya! Maghuhusga. Honorable Filipino people, you will become a judge soon. Wow! Kapag lumabas na itong pulboronic video. At kayong magdidesisyon, stay or leave. Pagdating sa ating empleyado na pinakamataas na empleyado ng ating gobyerno, ang presidente. Attorney, meron ding posibilidad na i-dispute nila, sasabihin nila sa makabagong teknolohiya ngayon, hindi na yan totoo, maaari nang i-manipulate. Tsaka ito ah, yung kuha ng video ay hindi siya, paano ba i-explain to? Hindi siya yung katulad nung sa atin, yung parang tinututukan, ganito, ganyan. Hindi, malayuan siya. Malayuan siya na ano. Parang basta mamaya, ang hirap kasi explain, mawawalan kayo ng ano eh. Excitement pag in-explain ko na lahat eh. Malapit ang paghusga, yun na. Basta parang malayo siya, parang nakatago yung camera, tapos yung camera parang Canon camera pa nga yung ginamit, hindi cellphone. Oh, medyo may pagkaluma na yung video. Grabe. Kahit ako nagulat ako, tumayo yung balahibo ko. Akala na talagang may ganun pala talaga. Hey!
ang video. Sa batas ba, lalo na sa pagpapresenta ng nabaw, kagaya ganyan, ebidensya, video, ano ba ang sinasabi sa ano, polisiya, sa korte? Or may meron ba sinasabi sa batas natin? Well, una-una, si Juan de la Cruz ang magde-decision. Si Judge Juan de la Cruz ang gagawa ng decision. Naku, paktay ka kay Juan de la Cruz. Si Judge Juan de la Cruz, hindi kinakailangan i-apply ang rules of court kasi hindi naman siya hukuman ng formal. Siya ay soberenya. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan. Kung hindi niya binigyan ng buhay ang 1987 Constitution, walang posisyon ng presidente, walang halalan para sa presidente. So hindi subject to technical rules si Juan de la Cruz. Ang kinakailangan lang, magdesisyon ang Juan de la Cruz bilang isang soberenya kung maniniwala siya o hindi dyan sa pulboronic video na yan. At kapag si Juan de la Cruz ay nagdesisyon na kumbinsado siya sa katotohanan ng video at hindi karapat-dapat manatili ang presidente, magdidesisyon siya sa ayaw at sa gusto ng presidente. Yun lang. Ganyan naman ang maganda sa demokrasya natin. Yun lang. Ang pinakamataas na opisyalis ng bansa na merong napakatinding mga kapangyarihan, pero ang lahat ng kapangyarihan mo galing sa taong bayan, at kapag ang taong bayan ay nagdesisyon na ikaw ay... Alam niyo, may pinupunto naman dito si Roque, kasi nga, otanan, nagdesisyon nga tayo para iboto siya. Tapos ngayon, wala tayong desisyon para palisin siya? Ano ba? It's so unfair! Tayo, bumoto tayo. May karapatan tayong bumoto. Tapos wala tayong karapatan na magpalis. Aba, hindi po pwede ho yun. Ano yung boto lang tayo ng boto? Boto lang tayo ng boto, tapos wala tayong karapatan para magreklamo? Aba, it's so very unfair. You eating manner. I'm finished. Oy, magwa 1,000 viewers na naman tayo. Iiyak na naman. Oh, ang talong nagsasalita. Nagsasalita ang talong na vlogger. Oh, ang talong nagsasalita na scammer daw ako at ngayon addict naman. Punta na yun, no? Ano kaya sa susunod yung ano? Yung magiging paratang sa akin. Scammer, adik, palautang, ano pa? baka may hold upper pa nga, ano? Baka susunod, hold upper na, ha? Aban ako, ha? At fit for office, magdidesisyon ng taong bayan. Okay.